gagawin ko ngayon. Share ko sa inyo kung paano ako naglilipat ng grow out ko na guppy at saka guppy fry na nasa outdoor. Nasa rectab lang kasi sila. Eh, yung iba, hindi nakakayanan yung pabago-bagong temperature dito sa outdoor. Kaya ang ginawa ko, magsiset up ako ng tank dito sa indoor para medyo safety sila sa pabago-bagong panahon. Tapos, share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng DIY sponge filter at ng medyo nakakatipid tayo. Kailangan medyo nakakatipid para hindi tayo puro gastos. Para hindi nagagalit si misis, no? Game, tara, puntahan natin sa labas. Manghuli na tayo ng fry. Tingnan natin yung hinuhuli nila. Hello, misis. Nahuli mo na ba? Tuxedo ko eh. Yung bluegrass. Madami rin sila. Lilipat natin sila ng tank sa loob. Para safety. Malamig na masyado rito sa outdoor. Kawawa yung mga fry natin. Lipat na natin sila sa bago nilang tank. Tuxedo koi 1 month old. Tapos bluegrass fry. Acclimate muna natin. Kahit mga 20 minutes to 30 minutes lang para sigurado. Pakawalan na natin. Para ano, tsaka na natin water change kung mabigla sila. Four days ko nang ni-ready to para i-stock water na. Doon pala ito sa kabila. Mali eh. Siseparate na natin yung tuxedo ko eh, kasi para pure milk sa isang tank, pure pen sa isang tank. Ayan, nabukod na natin yung female sa male tuxedo koi. Nakita nyo naman sila, mas intense yung kulay ng male kumpara mo sa female. Silipin natin yung bluegrass. May mga namatay na siguro sa outdoor to kasi kumunti na. Ayusin natin yung ano, gawa tayo ng DIY na sponge filter para makatipid tayo, hindi na muna tayo bumili. Pero yung may pambili, maganda naman yung nabibili sa mga pet shops. Okay, gawa tayo ng DIY sponge filter para dito sa mga guppies natin na bagong lipat. Wala pa kasi silang sponge filter. Okay, simulan natin. Okay. Ayan mga kahabi, simulan na natin. Ito yung mga kailangan natin. 1/2 na pipe, 1/2 na elbow. Mga tira ko lang kasi ito eh. Pwede kayong bumili.
kung marami yan ang gagawin nyo. Mga retaso na glass na hiningi ko sa K&A apartment sump, kettle glenal, glass cutter. Meron ako nito, tinuturuan ako nito. Tabas lang tayo ng salamin para maging base. Ito ginagitan ko na, pero madali lang naman ang magano nito. Bumili lang ako ng cutter kay Feldags Bautista. Pwede kayong umorder sa kanya. Maganda yung cutter na to. Dahil lang yun, pag nag-hita nyo na, kuha lang kayo ng ano. Ito na lang. Dito na tayo. Ito na siya. Ito lang. Para safety. Tapos, yung liha. Ito yung liha. Pantanggal natin ang mga talim-talim. Bilisan lang tayo, baka mainit kayo. Ngayon, may base na tayo. Ako kasi nag-ready na para medyo mabilis. Putol na tayo ng tubo. May naka-ready na ako nakaputol. Gagawin natin ngayon, babarinahan muna natin siya. Nalagyan natin ng sponge. Paulit-ulit lang kung ilang gusto nyo butas. Pero dapat hanggang dito eh. Sige, gawin natin. Ay, sablay. Hindi ko natatapusin to. Ganito na yung magiging itsura niya. Sukat niyo lang yung foam. Ako kasi ganyan lang, sakto lang yung ginagawa ko. Sukat nyo lang yung foam. Tapos ito, yung elbow natin, butasan nyo ng isa, lagay ng hose. Mamaya, parang hindi na tayo bibili nung parang ganito yung adapter sa hose. Ito na yung kasunod, pag natuyo na yung ganito, silikon natin. Pero madali lang yan. Pakita ko sa inyo ang panibigigit. Yung iba, semento yung gamit. May kaibigan nga tayong gumagawa ng tank, kaya ganito na yung ginawa ko. Doon lang ako pumibigil ng silicone sa kanila. Yung mga retaso, minsan nakakahingi lang ako lagi. Minsan ba talaga yun? Lagi. Lagi yata. Higit nyo lang, tapos sagurin nyo lang para mas maayos yung dikit. Kaso matagal matuyo to, kaya nag-prefer na ako ng nakaayos na. Siguro mga 6 hours, 4 hours tuyo na, pero maganda kung overnight. Dinita natin. Ngayon, pag tuyo na siya, wala kayong kutsilyo. Ito, tag 5 pesos lang to, mura lang itong foam na to. Iwaan nyo lang yung gitna niya. Tapos, talpak nyo lang. Yan.
lang to at saka mura pa. Ito, sa taas yung bandang butas. Para makaayos siya. Yan yung finished product natin. Tapusin na natin itong para gagamitin na natin ng apple dun sa ating mga gapi. Yan lang, huwag nyo lang dikitan yung ano. Yan lang po. Yan lang dikitan yung elbow para in case na ano magbubunis nyo lang siya. Yan. Pause na lang sa asaksak natin dito. Sinortek lang natin para hindi ano hindi kayo maghintay. May nakaready na rin ako dito na aerator. Susukatan na lang natin ang hose. Hose. Ito yung mga kailangan ko. Kailangan natin. Tatlong butas kasi yung talagyan ko. Kaya tatlong air controller. Cross na splitter gagamitin natin. Galing ng anak ko mag video ah. Sukatan muna natin na. Ito po. Pwede na ito ilagay. Tapos ayos muna natin mga hose, madali na magputol mamaya niyan pag susukat. Sukat lang natin na kung hanggang saan. Pwede naman yan. Tapos, isa pa. Sukat lang rin. Pero medyo maigla yung sukat ko dun sa isa. Pero okay lang, madudugtong ako yan mamaya. Kasi magpuputol pa tayo. Yung pinutol ko dito na lang para madali mag-adjust. Putol-putol lang tayo para masalpak yung air controller para may control yung hangin natin dito sa tank kung gaano kalakas kung gaano kahina. Maganda kasi kung may adjustment kasi nasa taas yung compressor ko, ang hirap umakyat dun para mag-adjust. Salpak na natin. Salpak na natin doon sa butas. Yung hose. Ay,
Yan. Ayan, nakalutang pa sila. Piga-pigay nyo lang. Lubog nyo. Kasi hindi basta-basta lulubog ito. Sila ang mabasa muna. Hindi ba lumubog na? Kabila naman. Pag napalubog na natin lahat yan, ayusin na natin yung control ng hangin kasi hindi equal yan. Shout out, yan. Ayaw nila magpantay, adjust-adjust lang. Ayun, naayos na natin. Silipin natin yung background ng tank. Okay, sa shout out muna tayo. Shout out kay Boss Henrik's Backyard. Ang ganda ng banner. Salamat kay Mike Hebron ng Davao. Yan, ang ganda ng background. Magkasama yung logo namin ni Bossing Henrix. Oh, nakasimangot dyan si isda ni Bossing Henrix. Shoutout na din kay Tolmico Soriano Lee. Ayan yung bago kong isda, si Secret. Ang ganda ng banner talaga. Shoutout kay Boss Marshall Canuto, mapagmahal. Tropang 253, solido. JB Bulanon, Ian Patian, Jaden Cruz Vargas, Tambulakenyo Quality. Masarap din yung burger nila. Mac Kaiser Omoso Oko. Justin Harvey Bartolome. Morik Pamplona. Kaya kay Boss Jonald Vicente ng JB Aquayards TV. Subscribe din sa kayo sa kanya. Comment lang kayo, like and share. Importante mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod nating uploads. Fish out.